10 seconds remaining. We effing live, bro. Whoa. Whoa. We English stream we now, English. Boys. No. We know English. This no is English? Filipino. All right. It's Filipino. Nasa Pilipinas tayo, iho. At magandang madaling araw sa inyo. It's a Fnatic versus Chaos Esports. Kala ko nandito si EE. Yung pala, Wiha pala yun. Wiha and HFN, si Tabo, si Mr. Kingaw. Si King Ardian. Si King Ardian. Si King Ardian. King Ardian. Nagpalit lang na pangalan yun. Si... si King Ardian. Sabi ko pa naman, easy game sa Fnatic. Well, kapag titignan mo yung groups sa group B to, yung Fnatic kahapon naglaro sila 2 games, 4 and 0. So nanalo sila lahat sa mga games nila. Chaos Esports Club naglaro ng 4 games, 4 and 0 din sila. So top team tong dalawang to na to. So they're basically playing for the top spot. So ito magkakabakbakan talaga tong dalawang talaga, team. Talaga. Kala ko talaga sabi ko, Chaos Esports. Sabi ko nung naalala ko, yung ba yung Ahas? Ay, medyo matagal tong game na to. Pero best of 2 lang naman. Yeah. Pero what's the game number 3? That's no game number 3, bro. Puro mga best of 2 to. Best of 2. Marley Navarro. Yan, what's up? Chami Seed, wala pa talaga yung giveaway. Ha? Inihintay ko pa talaga. Yung giveaway na napalan. Hindi, nung ano pa yun eh. Nung December, kaso pinaprocess pa rin. Kaya, tingnan mo, wala din akong ano. Wala din akong giveaway. Pero, pa-shoutout naman from Olongapo, Batang Pogi. Saka sobrang busy ko ngayon. Ang dami kong ginagawa. Inaayos ko yung YouTube ko. Focus na sa YouTube. We need income, boys. Yes. We need income. Team money. We need money. And, kailangan na i-set up na maayos. Pero ito naman, fifth band side ng Chaos Esports, you know. Chaos Esports, sila ba yung ano? Sila ba yung team Pain na dati. Yung nag-double sa SF? Hindi. Sila si CNC yun nung nasa team 1-2-3 pa sila. Nung nag ano yun? Yung pumasok yung playmakers, ang alam ko yun. SF pero SF yung yung SF na ano, Shadow Fiend na naka-dalawang boots, naka-grips tapos naka-threads. Hindi ko alam yun. Chaos Esports, alam pa Chaos Esports. Hindi ko nakikita yun. Yan, pa-shoutout po, mga Cebuanos. Hello sa mga Cebuanos dyan. Boss, ano nangyari sa OG4? Tapos na, best of 2 lang. Best of 2 lang tayo. 1-1 yun, di ba? Oo, 1-1 yung laro kanina. Uy, magkakasulit si Dan. Ano yun, naiwan ka, no? Yung ano niya, Ferrari. Naiwan niya, ah? Nawala, ayun na naman, nakawala. Baka nasa gilid, Dan. Baka nandito sa ano, nalag... Uy, what the f... Never put your hand inside the couch. Yeah. Baka may kumagat bigla. Hindi, wala naman. Safe yung gilid. Alright. Ay, eto, Dan! Sabi na kabe. Ang init, to. Dan! Wait lang. Oh. Ano ba naman yan, sir? Shoutout naman from Afghanistan, mga sir. What's up? Ang app you. Ano to? iPod. Ay, shoutout kay Kezri na yung pangalawang ra. Sino yun? Ako ba yun? Pangalawang rap god. Wow. Is that me? Yeah. I didn't know. I didn't know, bro. Apparently so, my friend. We're gonna go English, bro. We're gonna go English, but third pick for the side of Chaos Esports Club. Against the Misery, Wiha, HFN, Tavo, and King RD. Pero makita natin sa first phase bans pa lang ng Fnatic, tinatarget na nali yung HFN. Kasi sa side ng Chaos Esports Club, ang dalawang pinaka nagbubuhat talaga, as in yung flashy talaga, yung post 1 tsaka yung post 2 dun sa side ng Chaos Esports Club. They've been playing at a very high, consistent level so far this tournament. Si HFN tsaka si Wiha. And si Wiha yung dating naglalaro sa Secret, sobrang dating-dati pa sa Shanghai Major. Tsaka si Misery din actually, yung kasama niya dun. So, parehas sila nakik nun. Parehas nakik yung mga rejects. Para patunayan, nakasama namin Kuya Nick. Eugene, come here. You show yourself. Magpakita ka dito. Ayan. Oy, magpakita ka. Gusto mong hatakin, pakita ka. O, ayan si Eugene. Oh. Magkakasama kami dito sa isang studio sa kabila, Nemo, sa kabila, Focus Fire. Ayan. So, magkakasama kami ulit. Pero, fourth pick naman na, third pick, Crystal Maiden. Pero, alam mo yung recent map kay Maiden, di ba? Plus 20 na armor habang naka-ulti siya. Pero ngayon mukhang bumabalik ba unti-unti sa meta? Or talaga, sadya sa playstyle lang talaga ng Chaos Esports? Sort of. Kasi, nagbabasa ako recently, tapos nakita ko na, yung mga laro kasi consistent na silang nag-end ng mga 29 to 35 minutes. Ganun yung timing kasi ng mga laro. Pero ever since kasi na yun nga yung nasabi mo din nung kahapon na mas matagal mo na makukuha yung level 7 to level 12 mo, yung ganun na patch. Medyo either mas napapaaga na natatapos yung mga laro or mas late na sila natatapos.
imbes na ganun sila dun sa mark na yun. Pero, I mean, so far, medyo ganun naman yung mga laro pa rin, 29 to 35 minutes. Pero yung Crystal Maiden is like, nakakatulong lang siya sobra sa early Lolit. Kasi yung mana ano niya. Yung mana regen, so, yun nga, yung laning stage mo mas ano na. Mas malakas na. So you have a Monkey King na may plus din sa armor with the Wukong's Command and Crystal Maiden. So magandang startup combo to for the side of Chaos Esports Club. Abang Fanatic naman, they have Elder Titan. May pang-kite sila. May strong pang-pick off sila dito. Tiny, lalo na pag nag-dagger. Pwede niya i-pick off yung Maiden kagad sa may backlines. Siguro kailangan mag-ingat yung Chaos dito. Baka biglang mag-huskar itong Fanatic na to. May Oracle kasi. Totoo bang Navi fanboy ka? Tigers ako. Eh, wala na pala sa Tigers si Dendy. Just say you're a Dendy fanboy, man. No! No. 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 Yelata. Ano ako? Alright. Mag-isip. Virtus Pro. Okay, okay. So fan ka ng CIS region? Hindi. Kasi ever since nag-start ako sa betting, before dati, nag-start ako ng betting, lahat na napapanood kong laro, mostly CIS. Kaya madaling araw ako nagkakas dati, sabi natin last year, puro CIS region yung nakakas ko. Okay. So medyo dear to your heart na yung CIS region. CIS at heart na. Pero Phantom Assassin naman, magandang pang-pick off din ito. Ang katinang physical damage output dito ng Fnatic. Yeah. Walang TNC dito. Actually, nag-qualify sila pero due to multiple reasons, schedule of conflict. And kailangan mag... Basta nag-conflict yung mga schedule nila tsaka yung mga visa problems nila kaya nag-withdraw sila sa tournament. Tapos lahat ng mga ibang teams na sumali dun sa qualifier, yung second place nung CIA qualifiers is Lowtak eh. Pero hindi rin sila makapag-secure in time. Kaya yung Mineski yung nag-replace sa TNC kasi sila yung pinaka may kaya na makakaano ng... Ay, nawala. Naku, nawala ata yung live natin. Fanatics, turn to ban. Pero, Batrider ban. Last ban na naman for Fnatic. Alright. Pero ang kulang dito sa side ng Chaos is Kerry, I think. MK... Pwede kasi mag-mid yung MK, pwede ring mag-off, ay mag-carry eh. But I think if you're playing against a PA, medyo mas gusto mo yatang... Siguro magre-react na lang sila sa last pick ng Fnatic. Alright. Okay. So yan na. Naputol at nagbabalik na kami. Ang ganun na. Oo nga. Ayan, so habol ulit tayo ng time. So, yun siya guys, sa Facebook yung may ano dito. May kasalanan nito. pero hindi kasi sa net natin eh. Kasi kapag sa net natin yung mga ibang stream din dapat napuputol. So, mostly it's Facebook. Medyo hindi na natin hawak yun. Nasa platform na kasi yan. Ayan. So, ito naman. Ano kaya magiging last ban na itong Fnatic? Tinanggal nila yung Slark. Si Slark magandang pang-counter din dito sa PA. Yan, eh. Lalo na priority ng Slark, Silver Edge. Or Shadowblade, pwedeng pumalag sa PA yan. Nag-iisip talaga sila eh. Pero tingin ko pwede mag... Nah, I don't like Konka here. Mid na lang kasi yung kulang ng Fnatic. Iniisip ko, Huskar... Hindi maganda Konka against MK. Yeah. Sasabayan lang ng MK. Yun yung problema ko kasi kapag hindi ikaw yung last pick. Kasi sila yung last pick nila dito, mauna yung Fnatic, tas last pick talaga yung sa Chaos Esports. Eh. Kaya, pinag-iisipan talaga na. So, Pug na ibaba nila OD. Yeah, they go OD. They went for OD and Pugna binan. Maganda yung ban nilang Pugna. Yeah, for yeah. For the OD pick. Ayan. Sino kaya last pick? Pabati naman sa sarili ko, Jericho or Kales, na Gabicol, may pasok bukas. Pwede mag-mipo yung Chaos din dito, nagmi-mipo din si Wiha. Nako, ayan na. Nabasa naman ng mipo yan. Shoutout sa'yo, Tol. Magaling ka na, pero hindi ko nabasa yung chat mo masyado. Sensya na. At shoutout sa'yo, Tol. Ayan, nakakatanggal daw stress pag nanonood ng WXE. Eh, pag nagsimula na ako ng content, na matatanggal din stress. Puro ka hayupan. Invoker. Alright. Wiha Invoker. Ayan, si Kelly Salnada. So, game number 1, best of 2, Chaos Esports Club versus Fnatic. Magsisimula na for the ESL 1 na Katowice. Ayan.
Sabi, shoutout Boss Orbs Nate, medyo magaling na ako. Ayan, good for you, nakakawala ng stress manood ng WWE. Oy, abangan mo, Kelly, Salnada, subscribe ka sa YouTube ko, Orbs Effect, ayan. Habang nagpa-plug tayo, ayan, fb.gg/NathanDota2. Ayan, Nathan, ayan. Immortal to, immortal. May matututunan kayo. Sa akin, puro kalokohan lang matututunan nyo. Ayan. Ayan. Pero mag-re-recalibrate pa, malapit na. Ano, wala ka pa sa mundo. Wala pa akong nakukuhang oras eh. Pero naglaro na akong dalawang games. Ako, ilang days na ako walang Dota? 16 days na ako hindi nagdodota. Oh, 16 days grabe. Na ako hindi nagdodota. Ay, hindi. Anong date na ngayon? 20? Hindi, 21 na kasi past midnight na tayo. So, 21. Nagdota ako ng birthday ko, February 2. February 3 ako nag-stop. Eh, mga 18 days oh, na ako walang goodness. Dota. Oh, my. Pero, pinapanood ko naman yung mga laro. Yeah, yan naman yung naman importante. Yan naman yung importante. Wala na po ba sa Dendy si Tigers? Wala na. Nirentahan lang saglit. Yeah, ang ano yung temporary loan lang yung ginawa ni Navi doon para kay Dendy. Kunin ko na lang. Mouse and keyboard. Oh my goodness. Oopsies. Classic Weeha Invoker. Shoutout man, boss. Oop. Bilmar Bunda, what's up? Classic. Tingnan natin kung classic din ba. Oo, kuha sila ng logo. Dali-dali. Orbs design. Pero pakilala natin mga player natin for the side of Fnatic. Jabs on the Oracle. Abed on the Outworld. Ice on the Tiny. Si MP on the Phantom Assassin. DJ naman on the Elder Titan. Dito naman sa side ng Chaos Esports Club. Si Mr. King Ao or King RD on the Sand King. Tapo naman sa kanyang Darkseer. HFN on the Monkey King. Weeha on the Invoker, tas si Misery naman sa kanyang Crystal Maiden. Dati sa sobrang hirap kong big kasi niyan, FHM yung nasasabi ko. FHM? Yeah, FHM dati. Kaya sabi, HFN. Masyado ko siguro nagbabasa ng ano. Hindi, nag-stop na ako dati pa. Nang so, Times Magazine. Times ano ba yung iniisip mo? Ha? Ano ba yung iniisip mo? Times Magazine. Ah, okay. Hindi ako nagbabasa ng ganun. Hindi, kasi ganito, di ba si Leia? Nasa nandun sa magazine na yon. Tapos na naging tropa ko, eh, yung nang basahin yung magazine mo, tinapon ko. All right. Ayan. So, game number, may obs tayo. Yeah, si JJ. Si Pimp. Pimp. Pimp Mako. Ayan, mga idol mag-invoker. Tingnan natin kung masyadong hindi ako marumi. Talagang normal na sa akin to. I was born this way. Feels bad, man. Ito ba yung dating Digital Chaos? Dati silang Pain Gaming. Pero yung mga ibang player kasi dito sa side ng Chaos Esports Club. Si Weeha at si Misery. Digital Chaos sila. Runner-up ng TI6. Kumbaga, they're the rejects. Sort of. Pinorm na lang nila yung team nila. Mm. Nag-migrate nila sa South America. Boss Nate, ano daw FB page mo? fb.gg/NathanDota2. May matututunan kayo dyan, promise. Di ba ang signature hero mo? Phoenix? Well, wala akong signature talaga. Pero nung last season kasi, nag-spam ako ng Phoenix tsaka Grimstroke para makuha yung Immortal. Yun yung pinaka-spam na hero mo. Ayun. Sobrang lakas kasi sila sa meta nun. Nung wala pa sa Captain's Mode ng mga panahon na yun. Pero Monkey King, nadedelegado dito. Pero naka-on naman yung Jingo Mastery niya dito. Tingin ko sobrang importante na magkaroon ng momentum si HFN dito sa laro na to kung gusto nang manali yung Chaos Esports Club. Kasi siya talaga yung nagdadala sa mga games ng ano. Siya yung playmaker. Isa din siya sa mga playmaker. At ito, todo harassment naman. Ilang spirito yung nakakuha ng kuya mo. At doon, nilagyan ng X. Ibig sabihin, dumaan doon yung astral spirit dito ni... Blinak yung camp na yon. Blinak ng Chaos Esports Club para hindi makapag-stack si DJ dun sa gilid para hindi masakit yung. Mga boss, bakit wala TNC? Wala conflict nag-withdraw sila nung January pa lang, actually nag-withdraw na sila. So conflict of schedule, conflict of interest, kung ano mang conflict yun. basta marami silang reasons, visa, scheduling, meron ganyan. Misera po ba yung taga NA? Yes. He's Danish. Taga Denmark siya. Pero he's been playing in NA for a very long time. Naglaro din siya sa EG. Naglaro siya sa Digital Chaos. Dito naman ngayon, umalis na siya sa... May buhok pa siya nung dati, ah.
Yeah, may buhok. Dota 1. Medyo magulo ng konti pero may buhok pa kahit paano. Eh lumakas, ayun, nakalba bigla si Misery. Pero sobrang tagal na tong player na to sa Dota 2 scene. Actually, Dota 1 pa lang naglalaro na siya. Sila yung mga ano, kumbaga OG ng Dota 1. Pero dito naman, yung waypool nito nung waypool nito ni Darcy, tuloy-tuloy dito at babantayan pa nung saan. Yeah, medyo ganun talaga yung playstyle ng Darkseer ngayon. Kaya siguro pwede nang gawin dito ni Oracle, kung di man kulitin, iwan na lang siguro yung baba. Kasi si PA, yun lang naman yung gagawin niya, si MP. Na he's just gonna try to last it under the tower. Pero ang laki ng in-improve ni MP, napansin ko lang. Yeah, may sobrang mas consistent na siya. Mm-hmm. Kasi dating-dati pagkasali pa lang niya, galing secret, medyo nahihirapan siya mag-adjust sa role niya na yung space creation na carry. Yung parang no-tail na carry dati. Mm-hmm. Kaya yun yung playstyle ng Fnatic. Medyo si Abed yung sumasabog, siya yung gumagawa ng mga explosive. Yeah. Siya yung nagdadala, si MP na rin yung gumagawa ng space, si Ice playmaker, ganun yung style. Dito naman sa side ng KLC Sports Club, si HFN tsaka si Weeha talaga yung gumagawa ng mga plays. Pero don't count si Tavo ng offlane ng KLC Sports Club out kasi gumagawa din ng plays. Eugene papalit nung nung caster, Calbsdan. Thank you. Hindi, naka Seymour pa naman ata. Hindi, yung sa ano. Ayun. Dun sa ano. Thank you so much. Thank you. Pero Avalanche, umabot sa dalawa. Go pa rin ba nila neto? Misery naman, trying to fight with the right click. There goes the toss. Onto MK, makaka-boundless pa. Yung baton, makahampas ng baton. Pero makamamatay pa ata dito si DJ. Hindi umabot yung isang right click. Pero balik tayo dun sa taas, cameraman. Bottom lane naman, ginogo nila dito. Sun King, mamamatay sa stifling dagger ni PA. Oh, and top DJ. Lane, DJ madadamay. Namamatay pa siya dun. Sakto lang yung Jingo stock para sa sa mga kicking. Official na ba si Dendy sa Tigers? Unfortunately, hindi. Actually, I think umalis na nga eh. Umalis. Kasi umuwi na siya nung two weeks ago. Pero yun, nakakuha nila si Misery doon. At gandang pasok, pero boundless on to Tiny. Going for the kill dito si HFN. Aabutan pa nila, pero lumipat. May action din sa mid. At kamunti kang matay pa dito yung OD. Pare na nga. May Reddit post kasi ako nakita na may nag-picture kay Dendy na sa Turkey siya, nasa airplane ng Turkey. Dun sa, yung country ah, dun sa Turkey na parang pauwi na siya nun. Pero abangan na lang, maya-maya tuloy din siyang maglaro dun sa Tigers. Medyo hindi stable kasi yung lineup ng Tigers ngayon eh. Makita mo kasi Mushi na punta na dun sa Aster. Si Velo biglang nag-stand para kay Mushi, so. Ayan. Mamaninibago ako sa Dota ngayon. Abang-abang na lang siguro after nung Major. Kung saan mapupunta, saan yung... Kasi magkakaroon ng small roster shuffle na naman kapag ganun eh. Top lane 2-2 na kagad for the both sides. Fnatic and Chaos Esports. Tingnan natin kung kaya bang buhatin ni Abed. Pero Abed, ang lalim niya dun. Try mga silipin cameraman, pero ayaw. Ayan lumipat. Nag-iisip siya. Pero dito may na-boundless DJ. Mapapatay ba nila? Here comes the Frost. And the Jingo is in. May Primal Spring, pero umabot yung kanyang ano. Yun lang, pero yun lang, umamatay si DJ dun sa may top lane. Habang dito naman, Abed will go for the lubog. Eto na yung Tiny na matigas. Going for the sub. Pero detection. Wala silang vision dito para kay King RD. King RD makakaligtas. Yep. Medyo interested ako kung paano gumana yung invoker pick dito. Pero napatay nila. And MP will take that. Magandang kill pa to kay MP. To Quas Exhort na invoker. Magmamidas din pa siya. Tingnan natin kung ubra. Kasi may... Ano yung OD versus Invoker? Mas lamang kasi yung OD sa matchup natin. Pero yung dati din, maski dati naman, usually pag gusto mong tapatan Invoker, OD late game, pumapalag talaga. Sobra. Mahihirapan din yung Invoker dyan. Unless makakuha ng maagang BKB. Yeah, siguro. Pero din kasi, overall kasi kapag maglaland ka ng mga combo mo, especially sa isa yung mga Sunstrike combo, makakalubog kasi yung OD sa sarili niya. Makakaiwas ka agad. Or kundi man, masave niya rin yung kakampi niya, kundi man yung sarili niya. Ilang DPC points? Zero. Hindi siya part ng Dota Pro Circuit. Kumbaga, private na tournament. Iba-iba. ESL. ESL kasi yung nag-ano neto. Pero hindi siya part ng DPC. Alam ko main ng ESL is CSGO? CSGO or PUBG? CSGO. Medyo. Dito, Tabo, mauhuli. Nasa lang Tabo mo. Pero merong search
Para makatakas lang dito kasi parang tabo, hindi na mahahabol ito ng Fnatic. Tsaka alam ko may kasabay din na StarCraft 2 tournament tong Dota 2 tsaka CSGO dun sa Katowice. Pero itong ano OD ngayon ha, ang kati pa rin ng OD maski ganyan naging ganyan yung ano, ganyan yung playstyle paglubog tapos manual mo nang pipindot. Yeah, yung equilibrium. Hindi dati na parang passive lang siya patok ka lang. Aasa ka na lang kaso na ako spotted yung rotation ni Ice dito. Ice mamamatay ba with the rotation onto the mid lane? There goes the Sanding with the Sandstorm pero mamamatay, toss out pero nabawasan pa rin niya yung kabila, invoker to fall. Tuloy-tuloy yung habol. Monkey yun King lang. Boundless onto 2. Stun will connect. Mawawala dito si Paring Abed and two heroes to fall on the side of Fnatic. Si Ice pa yung nadamay doon. Dalawang core na wala kaagad doon sa Fnatic. Tapos si Weeha lang yung nakuha nila doon. So Medyo deep yung rotation ng Fnatic doon ha. Nag-dive sila ng konti. Pero nga, nakita kasi si Ice doon sa isang ward doon sa river, doon sa mid. The top lane, ito naman, Ice. Mukhang target na naman ng sakuna dito. Monkey King into the three lines. Primal Spring will connect pero toss out. Labas ka muna boy! Sabi dito ni Ice. Pero Ice, tumigas sa lamig. Andun din yung Jingo Mastery at HFN. Now, wala killing spree para sa Monkey King. Naku, tatlong beses nang namamatay itong si Ice. So, yung early niyang momento medyo tumigil na. Pero according to Boss Pao, playstyle ng Fnatic mostly minsan si Ice nagiging sacrificial lane siya minsan. Yeah, I think what Fnatic likes to do is dalawa silang core talaga magfo-focus. So depende na lang kay Ice or kay MP. Pero binigay doon yung Sanity's Eclipse, mamamatay dito yung Darkseer, madadamay din yung Sand King at magandang comeback to. Hinay! Buntik na si MP doon. Buntik na si MP. Rapsi naman yung pagkaka-blink out noon. Dalawa din pa yung load doon. So kahit papano, medyo malaki din yung chance na may makukuha ng isa. Pero sakto lang na naiwasan. Sakto yung blink, tas lakad niya. Warm up lang daw na Sunstrike, sabi ni Weeha. Weeha, testing lang daw. Pero eto, so nangyayaring gulo sa mapa. Nabibigyan na space dito si MP. Pero Ice, a Sunstrike. Perfect setup dito sa Chaos Esports. Yeah. Again, walang DPC points to. Yung sunod na minor tsaka major, yung minor is yung sa Star Ladder minor. Yung major naman is Dream League, which is sa March pa. 6 and 7 at the span of 9 minutes and may rotation na naman dito sa side ng Chaos Esports at mukhang sinasabayan nila. Alam nilang aggressive din tong Fnatic pero mukhang sasabay din sila sa aggression. And 10 minute bounty runes. Ito, mukhang 2-4-2 lang din ang mangyayari dito. Wala pa namang lumalamang ng sobra pero din kasi si Ice hindi siya makaka-early dagger dito eh. Usually mga offline kasi na ganito, kapag maganda yung early nila, mga bandang 12 minutes, 30 minutes, meron na silang dagger. Yun yung standard time para sa early dagger. Pero dito sa gilid, may Sand King. Wala nga lang silang vision dito, kita ni DJ to, pero Ice on the way. Try nilang i-contest, pero andyan yung stun na itong Sand King. Makakatakas pa, Sunstrike onto Ice. Masusunog, pero yun, na... Burp. Na burp. Yeah, ang gusto din gawin sana ni Ice din is matoss back yung SK. But not gonna be able to do it. Wala din silang vision din. Yeah, less than detection. Bati naman po, birthday ko ngayon, ang gwapong book. Ako, dati pogi, ngayon naging gwapo. Naglaloko na ako to, lah, legend. Pero Ice na naman, nakapag-avalanche, toss out, enough ba? Hindi enough dito sa Jingo Mastery ni Monkey King or ni HFN. Uy, Midas din tong si MK ah. Medyo interesting yun. Hindi kasi natin masyadong nakikita yung Midas sa MK. Although dito sa patch na to, marami nang nagma-Midas. Kasi mabagal na nga yung 7 to 12. Dami nang tinanggal sa gold sa mapa eh. Minus melee, creeps, tinanggal pa yung isang ancient camp. So, ayun, medyo mas mahirap lang mag-farm ng gold. Pero yung pinapaano pa rin nila, yung game usually nag-i-span pa rin ng around 30 minutes. Yeah, kahit pa paano. Pero na-tweak naman na yung konti na hindi na sobrang aga na yung nag-online yung mga hero. Tulad ng Medusa, yung mga Medusa dati. Kasi nakikita natin,
bubuo lang sila ng tatlong raid ban. Ready na sila eh. Tapos plus Yasha, okay na yun para sa kanila. Go time na yung mga ibang course. Kung mga minsan parang endgame item na yung tatlong item pa lang na yun. Kaya nga makikita natin medyo umuusan na yung mga Nikes, yung mga Lifestealer, Chaos Knight. Kasi naturally sila nagbe-build ng mga Midas eh. Tapos since ninerf din yung mga stats, ayun, hindi na napipick masyado yung mga ibang, sino ba yung mga nakikita natin nun. Juggernaut, medyo nakikita pa rin natin. Ayun, Terrorblade, medyo hindi na siya napipick masyado kasi nahihirap na. Ang hirap nang magpick ng pero dati maski nung major pa rin, ang hirap pa rin magpick ng Terrorblade. Yeah. Yung timing kasi talaga eh. Teams are able to play around that timing. Kasi may PA yung Fnatic. Kaya naman nilang control yung PA. Kailangan naman ng PA early game is yung BKB. Kailangan niya ng BKB. Ang daming ano eh. Ang daming pump burst na itong KUC Esports. Merong vacuum into the wall. Meron ding meron combo. Invoker combo. Dami na lang pang setup. Dami na lang control. Kaya medyo masaya yung invoker dito sa game na to. Later on. Pero for now, hindi pa siya makakapag agarims. Although medyo malapit na siya. Especially since may Midas naman din siya. Pero laki din ang pa-provide ng Midas ngayon since yung attack speed ngayong attack patch. Speed yun yung pag-importante. Oh, importante yung attack speed ngayong patch. Kasi yung pinaka makakompare mong item sa Midas is Yasha. Mm-hmm. Ni-nerf na kayo yung Yasha, di ba? So, yung attack speed din ng Midas maganda. Siyempre, maganda rin may bonus gold ka. Yung plus din na ano. Maski 180, pero go-go nila experience. Dito. Makukuha nila si Misery at MP will take the kill. Uy! Op! Yugo ba nila? Na ilagay yung wall, pero wala nga pumasok. Pero na-avalanche dito si paring Darkseer. At dalawa mamamatay sa side ng Chaos Esports. Medyo awkward yung engagement ng Chaos Esports din. Ah. Yung datin nung is parang lag yung DS. Eh, parang lag yung sobrang late na yung wall. Nilapag niya yung wall, walang pumasok sa wall. Ayun. Grabe naman itong si DJ. Ayun, ilang kaya damage niyan? Dinaan niya doon. 126. Ayun. 126 plus 70, as good as 200 na yung damage mo per hit. Pag naka 45 ba? Tapos mamaydas. Yes, namamatay yung crit. Namamaydas pa rin siya. Pero yun din yung ano ko eh. Sabi eh, yung attack speed ngayon importante. Sobra. Kasi yung mga alternative mo, ano ba, armlet. Eh, yung armlet, hindi naman nakakatulong mag-scale yun. Parang it's a good item, but it's not something you're gonna have medyo 40 minutes in yung mga ganun. Napapalitan mo pa yung armlet eh, pero dito naman 8 and 8 pa rin, 1k network lead, hindi pa nagkakaagawan masyado or hindi pa nag-i-scale yung parehong team. Tsaka maganda rin kasi yung experience din kasi so maganda ng bonus ng Midas. Side ng Chaos Esports. Chaos Esports mukhang maglalaylo muna ngayon. Lahat ng mga bounty runs 2 for 2 palagi. Wala pang nakikita natin. Ay hindi, yung 10 minute pala. Best of 2 lang. Best of 2 lang to. Mm-hmm. Best of 2 pati yung next laro natin. Fnatic versus Complexity. Complexity. Mm-hmm. Yeah. NA versus SEA. Mm-hmm. Pero yung Complexity, may dalawa silang Singaporean player. Tsaka isang Malaysian player. Si Merakel, yung isa si Death, D-E-T-H, tsaka si Adam, na naglaro dati. Si Adam, sa Fnatic. Oo, naglaro dati dito sa Fnatic. Nag-coach din siya para sa Fnatic, Malaysian player. Pero most likely, alam niya kung paano maglaro Fnatic. So, yeah. Niya si Adam. Most probably. I mean, sino ba yung mga nakalaro niya dati? Si DJ, I think, tsaka si Abed pa lang. I'm not sure kung naabutan niya si MP. I think he did, pero I'm not sure. Pero siyempre, may familiarity between Adam and Fnatic. OG boss, hindi ba lalaro? Tapos na. Tapos na. Naglaro sila forward versus OG 1-1. So, yung game before. Ano yung game before nan Eugene? Sorry. Na kinas nila Dan tsaka si Calbs. Nakalimutan ko. Anong before? Ayun, nandun sa taas pala Team Secret versus Mineski. Nanalo yung Secret 2-0. May bagong roster ba TLC? Wala din. Wala pa. Yung pinaka-latest lang na news is si AU ay temporary stand-in para kay Ninja Bogey. Na inalis after nung Chongqing Major. So, Invoker balik muna sa farming at malapit yung kanyang agonyms dito ni Wea. 16 minutes. Yeah, medyo, both teams medyo medyo takot pang mag full-on engagement. So, puro mga pick-offs lang. Pero ito,
inabutan nila ng Earth Split. Mamamatay Sand King. Papasok pa si MP dito. Boundless, walang tatamaan. Pero mid-tier 1 tower, handang kunin dito ng Fnatic. Nakagrims na si Invoker. Kalaban ba sila? Kailangan mag-ingat ng Fnatic dito. Magugulat sila bigla. Pero kita na ata, may Warden kasi sila dito, yung Fnatic. Eh, abot yun. Malapit. Malapit na, naka-ultimate orb na dito. Mm-hmm. Malapit na rin magka-hex dito. Habang ito naman si Phantom Assassin. Phantom Assassin. Phantom Assassin. Magdadeso ata muna before BKB. Medyo ano yun ah. Greedy ng konti. But... pero FHN and the rest of Chaos Esports trying to take the tier 1 mid tower habang ka Fnatic naman. Trying to zone them out. Wala din tatamaan yung Echo Stop at Monk. 3 mid tier 1 tower dito sa side ng Chaos Esports. Yeah, mga gantong oras palagi nag-group up yung Chaos Esports. Mga 17 to 19 minutes. Yun yung go time nila medyo. Kaya makita natin, yun, 5 man sila. Meanwhile, si MP farming lang dun sa top, pero pa-back na rin. Ice, 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 he's got a lot of catching up to do. Mm-hmm. Iwan na iwan si Ice, Ice, Ice dito. Mm. Ilang beses siya namatay kanina eh. Parang nato mention yung Darkseer din pala, tatlong beses din siyang namatay ah. Yung Tiny, 5 beses na siya namamatay. Pero may mauli dito na ako. Po, mapapatay dito yung Oracle at si Jabs. Napunta pa dito kaya Weeha yung killing spree ng Oracle. Yep. Nag-ward din kasi yung Chaos doon. So, medyo kontrolado yung ganong part ng mapa. Pero, ops. Eto naman, MP, punit! Si Crystal Maiden, lalaban si MK pero the stun on the backlines. Kung suman, naiset na nila. Avalanche toss naman coming from Ice. Sanity si Eclipse, parang basketball lang. Dropping low yung dalawa dito. Sunstrike, walang tatamaan pero yun lang. Napatay pa si Paring Abed. Tatlong mamamatay sa Chaos Esports. MP going for the kill. Another one, bakoy MP pero napunta kay Ice. Ang ganda. Four heroes down sa side ng Chaos Esports. Medyo mali yung approach ng Chaos Esports Club doon. Ang gusto lang gawin ni Misery doon, mag-ward doon sa cliff eh. Kaso, merong apat na malapit doon sa side ng Fnatic naman doon sa area na yan. MP, anong ginagawa ni MP doon? Na tornado, pero makakablink out at abuhay si MP. Try pa rin nilang i-go. Echo stop, tumama kay Weeha. Oh, grabe yung crit. Kuya mo, pero nasaan na yung vision dito ng Fnatic? Pero, ay pa rin yung go niya ba itong invokan na to? Nasa delikado ata. Alright. Okay. Tapang ni MP dun sa mga sobra. But then again, kakaboy lang naman nung sa side ng Chaos Esports Club. Kaya okay lang dun. Pero key item para kay sa Ice yan. Blink Dagger na siya. So mga kapag-initiate na siya dito. Yun yung kulang kanina ng Fnatic eh. Medyo nahihirapan sila maghanap ng opening. Pero they will have this tool na makakapag-initiate na yung si Ice. So, Fnatic siguro, makikita natin na mag-group up din sila. Siguro mag-smoke din in a few minutes. Chaos Esports ba dati? O diba? Digital Chaos? Sila, mga rejects? Technically, hindi. Kasi yung Chaos Esports Club, ano yun eh? Pain Gaming talaga yan dati. Iba pala yun. Pero yung mga players nila? Pero yung tatlong kasama ng Chaos Esports Club dito ngayon, ang alam ko lahat sila Brazilian eh, tatlo. Sila yung mga SG Esports din nata dati. Kinuha ng Pain Gaming. Pero before ng Pain Gaming, naglalaro si... Nakalimutan ko ng Team Siwiha tsaka si Misery. Pero alam ko Southeast Asia din sila eh. SA. Pero before no, Digital Chaos. Pero ayan na nga, sinimulan na ni Ice. Avalanche Toss, Wukong Suman, sinetap na pero ang sakit sa likod. Damage na pasok ni MP at tier 1 pa yung makukuha dito ng Fnatic and Fnatic. Ang momentum sila dito ah. Alright, go na sila mag-Rosh. Go nila nga dito, 14 and 10, Roshan na agad sabi ng Fnatic. Co-contest ba ng Chaos Esports? Ayun, kita. Sunstrike. Si MP yung natamahan talaga. Hindi na muna nila tutuloy. Yeah, medyo ano lang, respecting Chaos Esports Club. The backlines naman, mapapatay ba nila dito? Ice. Nakulang pa ng mana doon. Pagka BKB na itong PA na to, mas magiging aggressive na talaga itong Fnatic na to. BKB lang talaga kulang ni PA dito. Enough na yung damage niya. Naka-desolator na, meron pang plus 3 armor corruption. But dati plus 4 armor corruption, ni-nerf nila ngayon. Minus 3 na masyado. Dito na
naman sa may taas. Echo Stomp, tatama sa dalawa. Papasukin pa sila ng Chaos Esports. Pero Chaos Esports grouping on to the top. Here comes Abed with the OD. Go-go ba nila to? Fnatic trying to find one to pick off. Pero yun lang, nahuli nila ng vision dito. Yung Sun King, di nakapag-set up. Tornado, tatama kay DJ. Monkey King, storming in. Boundless, tatama. Going for DJ. Mapapatay ba niya sa may backlines? DJ, makakaligtas pa. Nako, ang tigas ng kuya mo. Pero ito, Abed na lang. Abed! Pero Sun King, si Clips sa may likod. MP naman with the kill. And unti-unti, nawawala. Chaos Esports, 4 heroes dead. Make it a 4-5 on the side of Fnatic. Basic lang. Grabe yun, na-manipulate talaga yung Chaos Esports Club. Kundi man yung masasabi mo, na-micro sila dun. Wala. Ay, high ground lang yung Fnatic dun. Tapos, medyo underwhelming siguro yung ano, yung Tornado. Isa lang nahuli din. Si DJ pa yung nahuli. Hindi pa namatay si DJ. Yeah, hindi pa nga namatay si DJ. So, medyo nag-commit sila ng konti kay DJ. Tapos, naset up andaloy sila. And, wala. Maganda rin yung Sanity Eclipse eh. Tumama din sa marami. Fnatic after ng take nila, Roshan kaagad sila. Si King RD, nako, baka mamatay din siya dito. Oh, Avalanche Toss, eto na yung pagbabalik ni Ice. Uy, buhay pa. And Fnatic, mapapatay ba nila? Nasaan yung vision? There goes the dust and Sand King. One more hit. Nasaan yung surge? Papasukin ng Dark Seed. Oh, buhay pero pa. Pero mayroong sustain. Toss out. Hindi pa enough yung damage dito ni Ice. Sabi lang, after kasi nung sleep na yun, medyo wala lang silang pang burst after nagamit nila yung combo nila. Ayun, nabuhay pa. Sakto may Guardian Greaves ba yun? Nung ano? Darkseer. Ayun, naka-Guardian Greaves ng Darkseer. Excuse me po. But then again, pinaka-importante naman na highlight dun is nakuha yung Roshan ng sa side ng Fnatic. And I think, syempre, bibigay kay MP yung Aegis. And malapit na rin na siya ng BKB. Ayun, 570 gold. Mm-hmm. Papel na lang kulang for the BKB dito ni MP at... kailangan na mag-iingat dito ng ano kayo si Esports. Mahirapan na sila lalo kahit yung TA niya. Yep. Tapos Octa rin naman yung malapit na. Medyo. 2,400 gold ni Invoker. Octa rin na siya. I think he needs a BKB actually. And Monkey King. May BKB na dito. Niisip ko kasi kung ano yung win condition dito ng kayo si Esports eh. Kasi magka-clash sila, I think, para sa akin, I think, superior yung sa side ng Fnatic. Kaso, kapag maganda naman yung vacuum, tapos ma-stun naman ng lima, kung yung mga ganun, yung mga medyo malalaking combo. Kasi medyo may pagka-wombo naman dito sa side ng Chaos eh. Pero masetupan nung dalawa. Yung kanina lang, wala silang nahuli halos. Yeah, yun nga. Yung panghuli. So, siguro pag nagka-blink dagger na tong CM and maybe Sand King, mas maganda na yung ano. Kaso inuna niya yung ano, yung Vlads. Yes, magmamidas pa lang naman yung Crystal Maiden. Fnatic 19 and 10 tier 2 top tower, balak ata nila kunin, balak nila palagan, nasa kanila pa Aegis Advantage at Chaos Esports. Anong sasagutin ba nila tong tier 2 top tower? Yung BKB na rin na si Abed. So dalawang malaking magic immune heroes na ang pwedeng ibato na yung Fnatic dito. 19 and 10? Roshan. Aegis makaklaim na. Medyo malapit na. May blink dagger na dito yung Sun King. Yun. Medyo importante. Mag-a-add na yun ng dimension sa side ng Chaos Esports Club kapag magka-clash sila. Na hindi lang sila aasa kay MK or sa Invoker na mag-setup din ng clash. BKB na dito yung PA at si ano naman, pa-Echo Saber na. Itong si Ice. Mas malaki kill potential niya. Pipe nanda si, ano, si DJ, grabe naman. Nag-online bigla yung mga gamit ng Fnatic. Sabay-sabay halos, di ba? Ganda ng timing ng item nila. Hindi lang kahit anong item, BKB din pa na item. So, sobrang laking power spike naman na yung sa side ng Fnatic yun. Fnatic. Forcing Chaos Esports para mag-TP dito sa mid. Igo-go ba nila? Aka-histro na for King RD. Pwede. Pero tanong, may makakukuha ba sila dito? Tornado, tumama dito. Pero Oracle lang ang Oracle. Pero eto si MP from out of nowhere. Godlike na on the Phantom Assassin. Grabe, they want to naman go for more kills. Nap-up na yung dust. Pero hindi itutuloy ng Fnatic. Ang awkward na isa lang tatamaan mo. Yeah, medyo ganun naman. Kailangan mo talaga magamit mo yung Sand King pang setup eh.
Makita mo naman medyo malapit na nung nakapag-stun yung SK eh, na Sunstrike naman yung Oracle pero kulang pa rin yung damage kaya maganda makaka-setup sila ng marami nga dito sabi mo kanina pero so far isa-isa nilang tinatawaan eh. Yun nga wala silang malaking combo na nakukuha. So Fnatic yung positioning lang talaga na I can say commended na yung positioning nila. Pero ito PA ni MP pasok lang ng pasok tol. Huwag ka nga atras! Uy, sakto naman. Di pero pa na yun, inabutan ng puno si MK. Oh. Go-go nila si MP. Sunstrike onto PA. Sustain na doon. Avalanche na tama. Pero tornado onto MP. Alright. MP, makakatakas pa. Pero masusustain pa nila dito yung PA. Hindi pa napapop yung Aegis. Abed, go-go pa ba nila? Toss? Pero wala na naman nagawa yung wall. Tinatry mag-scout dito ni DJ with the Astral Spirit. At ang laki ng ulti na nakomment dito ng Chaos Esports. Nasayang nga lang. Yun nga, sasabihin ko pala naubos na yung creep wave dun sa taas. Dito naman sa mid though. Lalaban na sila, BKB will be pop. Here comes the MK, pero tinigil yung Wongs Commander. Yun lang! Ni MP, medyo masakit. At nandito na buong Fnatic, walastik na walastik. Dalawa mamamatay, MP still alive with the Aegis. And tier 3, possible. Binawi na. Aegis na reclaim na, pero mukhang possible tier 3 to, parang Nate. Oo nga. Medyo nahinder na tuloy yung pagpapush nila kasi na-pop na yung BKB bago mag-pop yung Aegis. So, lang mag-ingat pala to. Si Ice, toss back! Oh my God! Whack! Yung invoker ni Weeha! Invoker ka pala! Finally, Wong sumala pa! Oh my God! Gives the damage is too much para dito sa side na Chaos Esports and GG na. Will be called Misery. Na-tilt yan! Tilted yan! Yeah. Tilted yan. Mabilis matilted si Misery. Yeah. Hindi, alam niya sigurong medyo sobrang konti na. Yeah. Na sakto lang talaga nag-online yung dalawang malaking core ng Fnatic. Tapos wala. Tuloy-tuloy lang sila nag-push. Yeah, yun. Papakaganda yung pinapakita ng Fnatic dito and they will go 5-0 na sa groups. Ganda lang pinapakita ng play na Fnatic. Pero ito, to think that Chaos Esports also ito yung top teams din kasi 4-0 before nung game na to 4-0 parehas na teams so sila yung nagtatop ng group pero ngayon nakuha na yung advantage ng Fnatic 5-0 na sila dito naman sa side ng Chaos Esports 4-1 Fnatic mo tingnan natin kung makakabawi ba mawa 1-1 ba ng Chaos Esports or Fnatic magtutu-0 again top teams tong nandito naglalaban ngayon pero yun nag out of control na rin yung PA ang laki ng space na nabigay nila kay PA yan. Sabi ko nga parang si Ice naging sacrificial lane nga. Yeah. Tsaka ako, mas pabor din ako sa lineup medyo ng Fnatic sa totoo lang. Kasi medyo, you're putting a lot of emphasis dito sa Monkey King na pick. Tapos nag-minus din siya. Hindi rin sila nakapag 5-man na maayos eh. Meron yung isang beses. So, pero after nun kasi, yung pressure sa Fnatic eh. Tsaka sabay sa yun nga, yung timing lang talaga ng mga item nila, sobrang sakto. And daw, makita mo yung MP, yan. 13-09. Walang cadets. Zero deaths for MP. So, magbabalik kami para sa game number 2 ng ESL 1. Best of 2 lang po ito. Walang game 3, pero best of 2 lang. Mabalik kami at one week. So, we'll be right back.